Coffee. Alam nyo ba kung paano ginawa ang coffee na to? Kasama natin ngayon ang gumawa nito. Ayan siya. Si Sir Mac Mac. Guwapo, guwapo. Si Master Mac. Siya. So, panoorin niyo kung paano niya to. Ano mo tawag ito? Tinimpla? Hindi kasi ginawa, no? Ano mo tawag yun? Modified? Binrude. Binrude. Oh. Panoorin niyo kung paano niya to binrude. Hello po. So today we're going to make a coffee using the pour over cone brewing method. So ang kape na gagamitin natin ay may dark roast profile. So since gagawa tayo ng isang iced caramel latte, so instead of 2 scoops ng coffee, we will be using 3 scoops. But before that, need muna nating i-pre-wet yung ating coffee filter. So, reasons why bakit kailangan i-pre-wet yung ating coffee filter para matanggal yung lasang papel sa drink natin. So, once na ayan, na nabasa na yung coffee filter natin, itatapon natin yung tubig na ginamit natin. Then, saka natin ilalagay yung 3 scoops ng coffee. So, ang gamit natin ngayon sa pag-pour ng water ay tinatawag na gooseneck kettle. Okay, ito natin yung pag-pour. Ang una natin gagawin ay babasain muna yung coffee grounds na meron tayo sa pour-over cone. Once basa na lahat, let it bloom for about 10 to 30 seconds. Reasons why of blooming, para matanggal natin yung carbon dioxide sa loob ng coffee once nag-grind ito. So, after natin makapag-intay ng 10 to 30 seconds, balik ulit tayo sa pag-pour ng hot water. For me, gusto ko itong pour-over cone brewing method kasi para siyang ritual or therapeutic sa pagpe-prepare ng coffee. So, this brewing method, paglagay natin ng hot water dun sa coffee grinds natin dito sa pour-over cone, nakikita natin na nagdi-drip na dito sa baba yung magiging coffee natin. So, because of gravity, kusa nang bumababa yung hot water na nilalagay natin sa taas. Since maliit lang yung gooseneck kettle natin, need natin mag-refill ng hot water.
For me, ang coffee, hindi lang siya basta-basta isang inumin na inumin lang natin na basta-basta. Because coffee for me is an experience that we should share with other people. So, mas maganda kung kasama natin yung family, friends natin kapag umiinom tayo ng coffee. Because we're able to converse with them, talk to them about how's their life so far. And I think it's better with coffee kapag meron tayong mga ganong conversations. So now na na-reach na natin yung enough amount na meron tayo for this coffee, transfer muna natin. Then we're going to put some milk. But before that, I want Kuya Ramon to taste the black coffee na lang muna. Sip niyo lang po kung anong malalasahan niyo. Mapait. Ayan. Ayan. So, with other people na hindi talaga sila coffee drinkers ng black coffee, ang mafe-feel nila with their palates pag tinikman nila yung kape is mapait. And I, at first, ganun din naman yung na-experience ko. But through time, through experiences and pagtikim ng iba't ibang klase ng coffee, I learned to distinguish its coffee profiles and what's best food pair para dun sa mga kape na yun. So ngayon, lalagyan na natin ng milk. So meron na tayong latte. Pag nilagyan natin na itong caramel syrup, ang tawag na niya is caramel latte. And medyo puno na yung coffee server natin, so hindi na natin siya malalagyan na ice pa. Yun sa nilagay nating milk and syrup, nagbalance na yung pait na unang nalasahan ni Kuya Ramon dun sa coffee natin. And mas masasarap pa siya pag nilagay natin ng ice, especially with this kind of weather na medyo mainit ngayon dito sa Pilipinas, especially dito sa Aurora. So it's the best drink ngayong hapon. Tayo lang natin siya lumamig. So hindi ko dinamihan yung milk and yung syrup kasi dun sa nilagay nating ice, matutunaw pa siya. And kapag masyado nang na-overpower ng milk, tatabang na yung coffee natin. Kasi as you can see, medyo medium to light brown pa rin yung kulay ng coffee. Now, papatikim na natin sa kanila kung ano yung lasa ng ginawa nating coffee. Nice!